Hindi naman po, kasi ang location dati may makadaling sa ating mga kababayan. At alam namin yung aming trabaho na magbibigay ng weather update. At kahit na po may mga hindi magandang balita, although masakit nga sa amin dahil yung boss namin ay nasabi na naka-leave, pero masakit sa amin na-apekto nga ba ito. Hindi namin inayaan ang naka-apekto sa aming trabaho dahil kailangan namin na ano namin yung mga ating kababayan. Wala pero as far as benefits are concerned, sweldo at saka iba pang mga benepisyo, malaki ba talaga yung difference ng sweldo sa abroad kumpara dyan sa natatanggap ninyo dyan sa PAGASA? Opo, malaki po ang difference ang sweldo sa ibang masakit kumpara dito. Ang sweldo namin ay 20,000 to 40,000 yung range ng sweldo ng weather forecaster. Opo, times 5 pa ho ang ibibigay sweldo sa ibang masakit. Marami na bang nag-iisip sa inyo na mga ibang bansa? Sana naman ikaw hindi naman. Hindi ko po masabi, pero pagka talagang kailangan, kapag nakasalayan yung pamilya niya, ay talagang gagawin po nila. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Ginoong Alzar Aurelio, weather forecaster ng PAGASA. Thank you. Samantala, sa kabila ng buhos ng malakas na ulan, natumok ang 6 na bahay sa Mandawi City sa Cebu kanina madaling araw. Mahagyaring nasunog ang 2 classroom ng Umapad Elementary School na nasa tabi ng nasunog na mga bahay. Kaya naman, suspendido na rin ang mga klase roon. Isa naman ang sugatan sa naturang insidente. Pasado alas 4 ng madaling araw, nangiyakyat ng Mandawi City Fire Station sa 3rd alarm ang naturang sunog. Naapula naman ito matapos ang isang oras. Tinatayang aabot sa 180,000 pesos ang halaga ng mga natupok na apoy. Inaalam pa rin ng mga otoridad ang sakit ng insidente.